Yun, mga tol, nandiyan pala kayo. Kamusta? Medyo matagal tayong hindi nakagawa ng vlog. Naging busy sa trabaho. Pero ngayong araw na to, punta tayo sa Canadian Tire. Bibili lang ako na pabango sa sasakyan para mabango. And pag may time pa, bibisitahin natin yung katrabaho nating aksidente ng isang araw. So, 13 days siyang hindi makakapasok sa trabaho. So, malawin natin siya, tingnan yung kalagayan niya. Pero, check muna natin. Tatawagan ko muna siya kung nandodo siya sa bahay. Baka kasi wala. Baka nasa Montreal. So, kwentuhan na rin tayo kung gano'n ka, ano yung pinaka-worst part ng trabaho namin dito sa Canada. Para may idea rin yung mga iba na nasa line ng trabaho na tulad ng trabaho namin dito. So, ano pang hinihintay natin? Tara na! Naku, umuulan pala ng snow. Patay tayo dyan. Dilinis pa pala ako ng sasakyan, mga tol. Matindi-tinding kuskusan to. Teka muna. Naku naman. Kukuskusin ko muna to, mga tol. Bago tayo umalis, medyo mataas ang snow. Kita-kit sa loob. Bye-bye. Okay na, medyo yung pinaka worst part dito eh, yung pagtanggal ng snow sa sasakyan, ang sakit sa kamay. I-start muna natin yung sasakyan natin para uminit na, medyo malamig and medyo makapal ang snow. Kaya mag-ingat-ingat din tayo. Mga nasa Canada na nagdadrive din ng sasakyan ngayon, ingat kayo. Shoutout sa inyo. Shoutout din nga pala kay Ace Bakiran, yung kamag-anak kong mayaman na sa Uzbekistan. Shoutout sa'yo, Asyo. Kaya nung nabanggit ko sa inyo kung anong trabaho meron ako dito sa Manukan ako, poultry farm. Bali, industrial butcher ako. And ang trabaho ko doon, hindi lang sa pagiging industrial butcher. Nagtatrabaho rin ako sa ano, sa sasabitan ng manok. Talagang gagamitan mo ng power. Kung wala kang power, hindi mo magagawa yun. So, kailangan mo siyang gawin. And kung gaano rin kadelikado. Gaya nung nabanggit ko, na-aksidente yung isang kasama natin doon. Hindi mo talaga masasabi kung kailan ang aksidente. Anyways, alis na tayo. Medyo, baka lumulan na naman ng malakas na snow. Nagrapan tayo umuwi. So, painitay natin. Tara na! Nagtatanong sa akin. Turn right. Nagtatanong sa akin na ano daw yung trabaho ko dito. Lilinawin ko lang po, hindi po ako butcher ng baboy. Sa Manukan po ako. Bali, industrial butcher ako ng manok. Kaya, medyo, mas mahirap doon, alam ko eh. Mas mahirap ang baboy. So, butcher po ako ng manok. Nag-start po ako magtrabaho ng industrial butcher sa poultry farm sa Japan. Bali, trabaho ko doon ng 3 years. Then, try ako mag-apply dito. Dahil, hahanap tayo ng employer sa ganyang line ng trabaho. So, yun po. Yun, mga tol. Dito na tayo sa Canadian Tire. Pasok tayo sa loob. Na ako, medyo malamig. Sige, tara! So, ito na nga. Sa Canadian Tire na tayo. Ito lang talaga sinadya ako dito, mga tol. Ayan. Pabango sa kotse. Medyo may kamahalan din. May pipili tayo ng mas mura. Na nga, mga tol. Kuha na natin. Babango na ang ating car. Hindi na siya amoy stuck. So, try natin daanan si Mark. Mark, shout out. Yung katrabaho ko na aksidente. Shoutout sa'yo, kaibigan. Pupunta ako dyan. Try ko ako nandiyan. Yeah, let's go. Parating na tayo sa bahay nila Mark. Tingin lang natin siya. The next.
Bali nga pala si Mark is kapatid ni Jasmine. Is Jasmine kapatid ko sa Japan. Tayo natin siya. Let's go. Yo, mga tol, ito na si Mark. Oh, may aksidente kasama natin. Bisitahin lang natin ang ating kaibigan. Itama so, natin, oh. Ayan, tama. Kukwento ko sa inyo mamaya kung bakit siya na-aksidente or kung bakit gano'ng kadelikado yung trabaho namin. Okay? Kita-kita lang mamaya. Let's go! Ito si Jasmine, ayun, nung nagtatapos. Ayan. Tal, ikwento mo kung paano nangyari. Summarization lang. Ito kasi yun, eh. Natapos na yung turn namin sa ano, paghahangin ng live chicken. Then, turn na namin sa unloading live chicken in the crates. Naka-helmet kami nung kasama ko, eh. Kaso pinatanggal nung pitrain sa amin. Si Felix. Sabi niya, hindi namin kailangan. Si Felix, tinutulungan niya si Philip, isang kapito, ha. Nag-arrange sila ng empty crates na mataas na, eh. Nasa 12 to 15 feet na. Bali, sumatotal, nalaglagan ka ng kulungan ng manok. Oo, yun. Yung pinakano doon. Dito, tumama yung kanto. Ayun, no. Nakikita, oh. Napaupo ako. Pina-CT-scan ka ba? Okay, may ano naman, napa-CT-scan naman siya. Anong result? Maayos, wala naman nakita. Gaya nga nung mga ano, tol, mga magtatrabaho dito sa Canada, same lang sa trabaho namin. Mag-iingat kayo sa mga ganyan, yung unloading ng manok, kasi hindi natin alam kung sa ibang mga company ganun din yung pag-unload ng manok. Alert na ganun, or yung kulungan, alerto lagi, double na ingat, dobli-dobling ingat ang gasolin. Wala kasi aksidente na yun. Oh. Kung hindi siya aksidente, may maka-aksidente ka. Hindi rin naman sinasadya ni Felix dahil lang. Pero, aksidente kasi. Importante pa rin, ha? Importante. Safety. Safety first. Sundin niyo yun. Yung helmet, importante. Yan, yung mga safety equipment. Mga ano, kailangan. Kahit bawaling kayo ng senior. Senior nyo, trainer nyo. Suit nyo pa rin. Salot tayo sa pama, mga tol. So, kita-kita na lang sa akin mamaya. Mag-uwento muna kami, ha? Alright! Bye-bye! Yun, mga tol. May uuwi na. Uwi na tayo. Medyo malamig. So, ayun na nga, no, mga tol. Okay naman si Mark pala. Kaya nga lang, papahingin siya ng mga ilang araw. Nakalakal mo nga wala sa kanya. Pero bayad naman daw ng 80% yung sahod. Pero maganda yan pag magaling siya. Balik trabaho. Mahalaga, makarecover siya. Yun, mga tol. Sige, kita-kita tayo sa apartment. Kukwento ko sa inyo kung ano yung klase ng trabaho noong na-aksidente si Mark. Kung ano yung ginagawa namin dun sa sabitan ng mga pinatawag na abatage sa pwede. Okay, ita-ita. Goodbye. Medyo ginabi na tayo. May dinaanan pa kasi ako, eh. Sa isang toko pa. May pinaprint akong documents. So, importante yun. Dinaanan ko muna. Nagpaprint pa. Medyo natagalan. Kaya, ginabi na. Oo nga pala. Yung gaya nung sinabi ko kanina, kukwento ko sa inyo kung ano yung trabaho doon sa sabitan ng manok. Yun yung pinakamahirap na part, eh. Yung mag-unload ka ng manok, kakalawitin mo, meron kami ginagamit na bakal na parang kalawit siya. Kakalawitin mo yung papunta doon sa conveyor, papunta doon sa mga nagsasabit ng manok. So, yun yung pinakamabigat. Siguro approximately isang kulungan, mga nasa 50 kilos yung bigat, o 60. 55, mga ganun. Isang pirasong kulungan lang yun, eh. Isang truck yung kakalawitin mo. Kaya medyo mahirap. Tsaka medyo madulas kasi yung mga poops ng manok. Mga ipot. Madulas. So, ayun na nga yung naging disgrasya ni Mark. Yung kaninang kinausap natin. Yung kapatrabaho ko. Aksidente yung nangyari sa kanya. Nalaglagan siya ng kulungan ng manok. Pero walang laman. Kumbaga, mga hugas na yun, eh. Nalaglagan lang siya. Nagkamali yung isang kasama naming African. So,
nalaglag sa kanya, aksidente. So, hindi mo talaga masasabi kung kailan darating ang aksidente. Kaya magdodoble ingat ka. Sama mo na rin ang dasal. Lalo na sa ganyang trabaho, medyo mahirap. So, rotation din yun. Hindi ka lang mag-unload ng manok. Magsasabit ka rin ng manok. And yung mga linis na nakulungan ng manok, ipapasok mo sa truck. So, rotation yan every 45 minutes. Pero, nakakapagod talaga. Hanggang dito na lang siguro yung vlog ko. Oo, kikita-kita na lang tayo sa susunod na vlog ko. Kwentuhan ulit tayo. Yung mga aspiring butchers, mapababoy, mapamanok, gaya na sinasabi ko, walang susuko. Tuloy-tuloy lang. Makakarating din kayo dito. Gaya ng mga ibang butchers na nangarap din, katulad ko. Makakarating din. Pray lang. So, ingat, stay safe, and God bless. Bye-bye!